Hello mga kabaro, welcome na naman sa bagong episode ng channel natin. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay medyo confidential kasi tungkol ito sa kaperahan o magkano nga ba ang sahod ng isang marino o Pinoy seafarer. Pag sinabi nating seafaring, may tinatawag tayong domestic trade at international trade. So, sa domestic trade, ito yung mga barko na ang biyahe ay inter-island lang. So, for example, sa Pilipinas lang yung biyahe. So, pag sinabi naman nating international trade, ito yung mga barko na ang biyahe ay worldwide. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang sahod ng isang marino sa international. Ang sahod ng isang seaman kasi ay nagdidepende yan kung ano ang rank niya sa barko. At nagdidepende din yan sa company at anong uri ng barko. Kasi merong iba't ibang uri ng barko. Bulk carrier, container vessels, general cargo, tankers, tsaka passengers. Sa barko, merong tatlong department. May catering or galley department, may engine department, saka may deck department. So sa galley department, andyan si messman, si second cook, saka si chief cook. So yan si second cook, andyan lang yan pag mixed crew. Kasi pag mixed crew kasi, for example, Japanese officers and engineers, yung tagaluto ng mga engineers tsaka officers ay si chief cook. At ang tagaluto ng mga Filipino crew ay ang second cook. So sa engine department naman ay magsisimula tayo sa baba. So andyan si engine cadet, andyan si wiper, si oiler, si number one oiler o si fitter. At sa engineers naman, andyan si third engineer, si second engineer, first engineer, at ang highest ay si chief engineer, ang head of the department. At sa deck department naman, ay magsisimula din tayo sa baba. Andyan si deck cadet, si OS or si ordinary seaman, si AB or able-bodied seaman, bosun. At sa mga officers naman, andyan si third mate, si second mate, si chief mate, at si kapitan o si master, ang overall in charge sa barko. Nagdedepende rin ang sahod ng isang Pinoy seafarer sa company niya. So sa mga tatlong factors na yan, nagkakaiba-iba ang sahod ng isang Pinoy seafarer o isang marino international. So ang ibibigay ko na digits sa sahod ng isang seaman ngayon ay from minimum to maximum range. So ngayon mga kabaro, magsisimula tayo sa catering or galley department. So bago yan, ang gagamitin ko na exchange rate ay 48 pesos kasi medyo bumaba yung dolyar ngayon. So simulan natin kay messman. Si messman ay sumasahod siya sa isang buwan ng 900 to 1,200 US dollars. So, converted to peso, nasa 43,200 to 57,600. Si second cook naman, sumasahod siya sa isang buwan ng 1,300 to 1,600. So, in peso, nasa 62,400 pesos to 76,800. So, si chief cook naman, sumasahod siya sa isang buwan ng 1,500 US dollars to 2,000 US dollars. Converted to peso, nasa 72,000 to 96,000 pesos. So, sa engine department naman tayo. So, unahin natin si engine cadet. Si engine cadet ay sumasahod siya sa isang buwan ng 200 to 600 US dollars.
So in peso, nagre-range siya sa 9,600 pesos to 28,800 pesos. Next naman is si Wiper. So si Wiper, sa isang buwan, sumasahod siya ng 900 to 1,200 US dollars. So converted to peso, nasa 43,200 pesos to 57,600 pesos. Next naman kay Wiper is si Euler. So ito si Euler, ito yung rank ko ngayon. So ito yung sinasahod ko, nagre-range lang dito. So 1,300 US dollars to 1,600 US dollars sa isang buwan. So nagre-range ito in peso to 62,400 to 76,800 pesos. Next naman kay Euler is si number 1 Euler or si Feeder. Sumasahod si number 1 Euler or si Feeder ng 1,500 to 2,000 US dollars sa isang buwan. Converted to peso, nasa 72,000 pesos to 96,000 pesos. So sa mga engineers naman tayo, kay third engineer, sumasahod siya sa isang buwan ng 2,400 US dollars to 2,800 US dollars. So converted to peso, nagre-range siya sa 115,000 pesos to 134,400 pesos. Si second engineer naman, sumasahod siya sa isang buwan ng 2,500 to 3,000 US dollars. Converted to peso, nasa 120,000 to 144,000 pesos. So si first engineer naman, si first engineer ay sumasahod siya sa isang buwan ng 4,000 US dollars to 4,500 US dollars. So in peso, nasa 192,000 pesos to 216,000 pesos. Kay chief engineer naman, sa head of the department o highest rank sa engine department, sumasahod siya sa isang buwan ng 5,600 US dollars to 6,100 US dollars. So converted to peso, nasa 268,000 pesos to 292,000 pesos. So ayan mga kabaro, tapos na tayo sa engine department. Lipat naman tayo sa deck department. So sa deck department, uunahin natin si deck cadet. Si deck cadet, sumasahod siya sa isang buwan ng 200 US dollars to 600 US dollars. Or converted to peso, nasa 9,600 pesos to 28,800 pesos. Next kay deck cadet is COS or si ordinary seaman. Si ordinary seaman ay sumasahod sa isang buwan ng 900 US dollars to 1,200 US dollars. So converted to peso, nasa 43,200 pesos to 57,600 pesos. So si sunod kay OS naman ay si AB. So or si able-bodied seaman. So si AB ay sumasahod siya ng 1,300 to 1,600 US dollars sa isang buwan. So converted to peso, nasa 62,400 pesos to 76,800 pesos. So next kay AB is si Boson. Si Boson ay sumasahod sa isang buwan ng 1,500 US dollars to 2,000 US dollars. Or converted into peso, nasa 72,000 to 96,000 pesos. So lipat naman tayo sa mga officers sa deck department. Si third mate, sumasahod siya sa isang buwan ng 2,400 to 2,800 US dollars. So converted into peso, nasa 115,000 to 134,400 pesos.
Next kay third mate, si second mate. Si second mate, sa isang buwan, sumasahod siya ng $2,500 to $3,000 or converted into peso. Nasa 120,000 pesos to 144,000 pesos. Next naman kay second mate ay si chief mate. So si chief mate, sumasahod siya sa isang buwan ng $4,000 to $4,500, converted to peso, nasa 192,000 to 216,000 pesos. And last is the captain. So si kapitan or si master. Malaki konti si kapitan ng sahod kay chief engineer kasi siya yung may mas malaking responsibilidad sa barko. Siya yung overall in charge. So si captain sa isang buwan sumasahod siya ng $6,100 to $6,300. So converted to Philippine peso, nasa 292,000 pesos to 302,400 pesos. So, ayan mga kabaro. At sana'y nabigyan ko na naman kayo ng konting ideya kung magkano ba nga ba talaga ang sahod ng isang Pinoy seafarer o seaman sa international. May kaliitan man o kalakihan ang sahod ng isang marino o Pinoy seafarer sa international. Depends on the company and type of vessel. Pero di naman nagkakalayo yan. From minimum to maximum range lang yung binigay ko. Walang specific talaga kasi very confidential nga. Maraming salamat sa panonood mga kabaro at sa patuloy na pagsuporta sa channel natin. Kung may mga tanong kayo or may mga hindi naintindihan at kung may kulang sa sinabi ko, mag-comment lang kayo below. Paki-like, share, and subscribe na rin and click the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos ko. See you. Bye.